Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Daniel. Sa panahong iyon, darating ang dakilang anghel na si Miguel, ang makapangyarihang pinuno at tagapagtanggol ng bansang Israel, at magkakaroon ng matinding kahirapang hindi pa nangyayari kailanman. Ngunit maliligtas ang mga kababayan mong ang pangalan ay nakasulat sa aklat ng Diyos. Muling mabubuhay ang maraming mga namatay sa lahat ng panig ng daigdig. Ang iba'y sa buhay na walang hanggan at ang iba na may sa kaparusahang walang hanggan. Ang marurunong na pinuno ay magniningning na gaya ng liwanag sa langit. At ang mga umaakay sa marami sa pagiging matuwid ay sisikat na parang bituin magpakailanman. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Pagbasa mula sa aklat sa mga Hebreo. Bawat pari ay naglilingkod araw-araw at naghahandog ng ganoon ding mga handog, subalit ang mga iyon ay hindi naman nakakapawi ng kasalanan. Ngunit si Kristo ay minsan lamang naghandog para sa mga kasalanan, at pagkatapos ay umupo na sa kanan ng Diyos. Ngayon naghihintay siya roon hanggang sa lubusang pasukuin sa kanya ng Diyos ang kanyang mga kaaway. Sa makatuwid, sa pamamagitan lamang ng isang paghahandog, ay kanyang ginawang ganap magpakailanman ang mga pinaging banal ng Diyos. Sapagkat ipinatawad na ang mga kasalanan, hindi na kailangan pang maghandog dahil sa kasalanan. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, "Sa mga panahong iyon, pagkatapos ng kapighatiang iyon, magdidilim ang araw, hindi magliliwanag ang buwan, malalaglag mula sa langit ang mga bituin at magugulo ang mga kapangyarihan sa kalawakan. Pagkatapos, makikita nila ang anak ng tao na dumarating na nakasakay sa alapaap, may dakilang kapangyarihan at karangalan. Susuguin niya ang kanyang mga anghel sa apat na sulok ng daigdig upang tipunin ng mga ito ang mga hinirang ng Diyos. Unawain ninyo ang aral mula sa puno ng igos. Kapag magulang na ang mga sanga nito at nagkakadaon na, alam ninyong malapit na ang tagaraw. Gayon din naman, kapag nakita ninyong nangyayari na ang mga bagay na ito, malalaman ninyong malapit na ang kanyang pagdating. Siya'y paparating na. Tandaan ninyo, magaganap ang lahat ng ito bago pa mamatay ang mga taong nabubuhay ngayon. Lilipas ang langit at ang lupa, ngunit ang aking mga salita ay mananatili magpakailanman. Ngunit walang nakakaalam ng araw o ng oras na iyon, kahit ang mga anghel sa langit o ang anak man, ang Ama lamang ang nakakaalam nito." Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo.